depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Yung may iba na siyang mahal, ito yung sitwasyon na laging nangyayari sa mga clients ko or sa mga subscribers ko. And most of you guys, alam ko na natatakot kayo at nagiging main threat sa inyo na paano kung ipagpalit ka na at yung mga ginagawa niya sa iyo dati ay higitan pa niya at gawin niya sa iba. Well, siguro masakit yun sa side mo kung i-overthink mo. Lahat naman ng pain nanggagaling lang sa overthinking eh. Kaka-overthink mo, syempre, magiging masakit siya. So the less you overthink yun, the less na yung pain niya is mangyayari sa'yo. So you just wanted to become realistic na gusto mo malaman ang katotohanan, pero hindi ka naman handang masaktan. Pero gusto mo malaman yung katotohanan because of your curiosity. I bet the best that you can do is just to accept the fact, pero huwag mo siyang i-overthink at huwag mo siyang masyadong i-overanalyze because it will hurt you more. I think that is the best part. Kung meron na siyang iba, suspecha mo na meron na siyang iba, huwag mo masyadong i-overthink. Please control that thinking method. Hindi ka naman sumasahod kapag nag-iisip ka ng sobra. Walang natutulong ang sobrang pag-iisip, ang sobrang pag-aalala, ang sobrang takot. Walang natutulong yan. At the same time, nakakapagod. Payag ka, pagtrabahuhin kita sa Jollibee ng 8 hours, tapos hindi kita bibigyan ng sahod. Natural, hindi. Same thing din kapag ino-overthink mo yung ex mo. Every time na ginagawa mo yan, wala nang ang pera na nagiging revenue sa bulsa mo. No, napufrustrate ka pa. Hindi at nadidepress ka pa. Nagkaka-anxiety ka. Lalo kang nagdududa sa sarili mo. Lagi mong dinadown yung sarili mo hanggang parang ikaw na mismo yung natutumba sa sarili mo. And that's the very reason why I want you to stop overthinking that. Kasi it will cause you more pain. Number two, just stay in the no contact rule. Possibly na nasa rebound stage lang yan. Hindi natin alam kung nasa stage yan. But if you want to ask that question, give us a message for one-on-one coaching so you can know if what is the real state or the real scenario or the real situation. So meron akong team na nakahanda para sa'yo. And the no-contact rule will be effective kasi yan naman ang pinaka-the best mong gawin kaysa naman magmukha kang tanga, kakachat ng kakachat at kakakulit ng kakakulit sa ex mo. Eh, parang wala ka namang ibang option or pinaka-best na option na nakikita ko, pinaka-top, pinaka-pinnacle, di ba? Na pwede mong gawin or decision that you can do is just to do no contact. That's it. Alam ko mahirap gawin, pero wala eh. Wala ka naman choice eh. It's like a person who needs to suffer from surgery. Na wala naman siyang choice kundi dumaan sa surgery. Kung may choice siya, magpapasurgery ba siya? Natural, hindi. The reason why the surgery happens is because the person doesn't have a choice. Same goes to you. You don't have a choice. So let us take this as part of a surgery. Parang no contact rule. It's actually the best answer that you can have. And number three, huwag ka masyado mag-hold on dyan sa ex mo na yan kasi nauubos yung panahon. Tumatanda ka, nauubos yung oras, na masyado kang nagmahal, masyado kang nasaktan. At pagkatapos, open pa rin yung gate mo para sa tao na yan. At dahil open yung gate mo para sa tao na yan, open ang door mo dahil sa tao na yan, so you close the door for the other people. Na imbis na merong bagong dumating sa'yo ay hindi mo siya ma-entertain kasi nga, yung pintuan mo bukas pa para sa ex mo. At kapag ang pintuan na yan ay bukas pa para sa ex mo, it simply means nasarado yan para sa ibang tao. I'm always telling my people na wag naman sana na sobrang gagad o maghanap ng bago. That's not my advice at all. What I'm just saying is, i-open nyo yung pinto nyo para kung sakaling dumating man si Mr. Right or si Miss Right, di ba? Kung sakaling man dumating sila sa buhay ninyo, at least you can open the door just to welcome them and to see what they can do or what they can offer to you. Kasi yung pain na yan na nakahanap na siya ng iba at masyado mong ino-overanalyze, napaka-unfair naman sa'yo na siya nakahanap ng iba habang ikaw nakastuck ka pa rin sa kanya. So why don't you try to open the door and let the other people na manligaw sa'yo or ipakita nila na karapat dapat din sila sa'yo. I know it's traumatizing but it's part of human nature that we cannot escape na at the end of the day magre-relasyon at magre-relasyon ka din naman. Pero na lang kung sobrang
old na na mother ka or father ka, anything like that, na byuda ka at you don't want it. But, pero kung nasa state ka pa na gusto mo pa naman mag, I think, no, mag-aasawa ka pa or magre-relasyon ka pa, kaka-hold back mo na yan. Kaka-hold mo dyan sa ex mo na yan. That's your mind who's holding your ex. Sinasarado mo yung pinto for the greatest opportunity in your life. So, what I want you to do is just to, you know, wag mong isipin na paano ko ibabalik ang ex ko kahit meron na siyang iba. I know that's what you want. But there are times that we need to surrender. And let us start a new journey. Maaring hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Pero meron pa rin naman chance na magbalikan kayo. Mataas ang mga chances sa mga ganyan kahit may iba na yung ex nila. But it depends on the time and it depends kung paano mo gagawin yun or execute mo siya sa no contact rule. And that's the video for today. Thanks for watching.